Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League Chapter 898. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngaya, sadyang na ipanalo na nga ng kupunan ng Shoku ang laban at isang babala nga ang nangyari. Kaya naman dito ngaya. Kung ganyan rin ang desisyon nyo, na hindi uuwi ng kanagawa at batay nga sa inyong napagsundo ang lahat, na hindi uuwi ng kanagawa na walang hawak na tropeyo na nirerespeto ko. At kung ganun, bibigyan ko kayo ng 5 araw upang magbakasyon dito at gustuhin nyo at gawin ng kahit ano. At sa remaining 25 days ay mag-insayo tayo ng lubos. Ayos lang ba yun? Wika nito nga si Mr. Smith at dito nga ya. Mr. Smith, tama nga yung ginagawa mo. Bigyan mo muna kami at ating mga malalaro ng break time kahit 5 araw lamang. Bigyan mo kami ng isang masusi at magandang pag-iisip upang sa ganun, sa pagbabalik namin, puspusang insayo ang siyang magaganap. Wika nitong si Coach Ansay, samantalang sa kabilang panig ngaya. O kuponan ko, handa na ba kayo makipagdigmaan? Hindi ko na kailangan ng sagot nyo. Ang kailangan ko lamang ay prepara ang inyong sarili. Sapagkat nakapasok ang Kantor Dim Team, Weras at kuponan ng Shoku sa bracket A. At marami pang labanan ng ating makakarap. Bastang tangmitin! Kahit anong mangyari, kahit magkapatayan, tayo ang siyang magkakampyon. Wika nga nitong si Mr. Beta, samantalang sa kabilang panig ngaya. Kupunan ng Kantor Dream Team, hindi natin alam kung sino nga ba ang ating unang makakaharap. Ngunit wag naman sana tayong maharap sa pinakamalalakas agad na kupunan, lalong-lalo na ang kinakatakutan dito sa Magic 12. Alam nyo na kung sino at ano ang sinasabi ko. Wika nga nitong coach ng kantor at dito nga yan. Oo, ang kinakatakutan ko lang naman dito ay ang kupunan ng Gemini, Sagittarius, George at Canadian. Yan na lamang ang tanging banta sa atin. The remaining team, kaya natin siguro yan. Wika nga nitong si kantor at dito nga yan. Nagkakamali ka kantor, sapagkat lahat ng kupunan ay kayang-kaya makipagbalagbagan. Kupunan nga ng Shoku, nasa pangalawa sa huli sa ating bracket, inagawa pang makapasok sa Magic 12. Kaya wag na wag tayo magpapakampante, tandaan natin, ang kampante ang siyang magpapatay sa atin sa huli pag tayo nagpabaya. Wika nitong si Naito, samantalang dito ngaya. Sumapit na nga ang umaga at dito nga ya. Bakit? Tignan nyo sa kwarto! Ang lahat ng mga malalaro ng Shoku'y wala sila.
Asan? Asan at saan sila nagpunta? Kupal talaga itong mga to. Magsisimula na sana ang ating mumunting bakasyon na 5 araw. Wika ni Ayako at dito ngaya. Mukhang ginagawa na nga ni Akagi ang siyang tinuro ko sa kanya. Ang pag-insayo sa kanyang mga nakakabatang kapatid sa ating koponan. Alam ko, Akagi, ikaw nga ang siyang pasimuno dito. Wika nitong si Coach Ansay nam biglang. Koponan ng shuhu ko! Taranat-taranat mag-jogging! Bawal ang siyang tatamad-tamad! Tara na! Koponan ng shuhu ko! Wika nga nitong si Akagi habang tinitimon nga ang kanilang jogging at dito ngaya. Pagod na kami, Akagi. Pasti, wala na. Maski ako, maski ikaw ay nabubulol na rin. Sa sobrang pagod halos, inaabot ko na ang aking hininga at hindi na ako makapagsalita ng maayos at ganun ka rin. Wika nitong sa kuragit dito nga ay. Bawal ang reklamo. Gaya nga ng sinabi sa atin ng dalawang magkapatid, ito ang tamang oras upang ibigay ang ating sarili sa isang masusing kondisyon. Tsaka na muna yung bakasyon na yan. Insayong matatag, wag na wag tayong magpapadihado sa stamina. Sige na't lumaban tayo sa ating pagod. Wika ni Rukawa. Nang biglang, meron nga silang nakasalubong na isang manlalaro. Di ba kayo ang kupunan ng show ko? Ang muntikang tumalo, kinakantur? Ang nangbasto sa kupunan ng Brigondo? Di ba kayo dapat yon? At talagang kayo nga ang siyang linaan. Isa lamang ang payot babala ko sa inyo. Sa top 12, ingatan niyo ang sarili niyo. Sapagkat hindi lang to basta basketball. Ito'y sadyang digmaan na hindi nyo pa nahaharap noon. Wika nga nitong matandang ito at dito nga'y bigla ngang tumikas itong sa uragi sa harapan ng matanda at dagwika nga. Alam ko, isa ka ring tagahanga namin kung ganyan man ang sinasabi mo. Maraming salamat sa isang babala. Ngunit tandaan mo, pagkatapos ng labang to, Ibibigay namin ang lahat. Pagkatapos ng isang masusing insayo, mamamahinga lamang ng konti. Tapos insayo na naman ang pagmamahal sa larong basketball ay siyang mananaig sa lahat. Wika nga nitong sa kuragit dito ngaya. Kung sino ka man, maraming salamat sa iyong payo. Oo, alam namin at aware naman na kami dyan. Ang bakbakan dito sa pinakamataas na liga ay sadyang nakakatakot. Ngunit, aalis na kami dito sapagkat sa pagsisimula ng top 12 ay pupunta kaming ibang lugar upang maglaro at yun ang siyang nakalahad. Wika nga nitong si Akagit dito ngaya. Hambog talaga kayo, mga kuponan ng Shoko. Akala nyo naman talaga may magagawang pagmamahal at pusong linalaan nyo sa laro. Pagpasok nyo sa top 12, durug-durug kayo panigurado at bibigyan ko kayo ng isang dilubyong kakarapin. Wika ng matanda na sobrang misteryoso nga kung sino at dito nga ay. Ano? Narinig ko yung sinabi mo! Ikaw matanda ka! Sino ka ba? At bakit mo sinabi ang lahat ng yun? Dudurugin mo kami. Akala mo siguro hindi ko narinig. Ha! Wika ni Miyagi dito ngay. Aba, kalma ka Ryota Miyagi. Wala akong sinasabi na ganun. Nagkakamali ka lamang ng rinig. Ang sabi ko, ang kupunan ng show ko ay siyang dudurog sa lahat. Wikang pagkukunwari ng matanda dito ngay. Delikado. Kailangan na nating pumunta sa ating kwarto at doon na mamahinga. Yung matandang yan ay labis na napakadelikado. Nakikita ko ang kanyang aura. Kung sino man siya, mag-ingat tayo at panigurado. Isa siya sa ating kalaban at isang banta sa ating koponan. Wika nga nitong si Mitsui sa baylisan na nga at nagwika nga. Koponan ng Shoku, good luck sa inyo ah! Sa top 12, galingan nyo!
sapagkat gigilitan namin kayo ng liga. Wika ng matanda, sabay sumakay nga sa isang kulay red na kotse. Sino kayang matandang ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.